2 a.m. in the morning pero magta-travel na kami papuntang summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Baguio City, or kilala bilang summer capital of the Philippines, is a first-class highly urbanized city in the Cordillera administrative regions. So mula Bulacan-Bulacan, magbibiyahe kami ng 4 oras at kalahati via North Luzon Expressway. Mabilis lang, di ba? So, syempre, pag-aakyat tayo ng Baguio, ito yung una ng famous na makikita natin. Ito yung tinatawag na Lion's Head. So, ang statue na to ay matatagpuan along Canal Road, isa sa major highway in Luzon. Ito ay located sa Com 6, malapit sa Baguio. Ito ay nasa tuba boundary na may sukat itong 4 feet or 12 meters in height. Sa gilid nitong Lion's Head, marami na rin mga souvenir store na pwede nating bilhan. So marami dito mga cute items na pwede nating pangpasalubong. Dahil maaga pa naman para magpunta dun sa Transient House na iuupahan namin. So kakain muna kami dito sa parang isang picnic group dito. So dahil maaga pa daw, wala pa raw bayad sa entrance fee dito. So ayun, kain muna kami ng breakfast. Uy, after namin mag-breakfast, is diretso naman kami sa aming Transient House na malapit sa Loakan Airport. So ang Loakan Airport, it is classified as Class 2 Principal Minor Domestic Airport ayon sa KAAP. So ito ay nag-iisang airport dito sa May City at itinatag ito noong 1934. Dito kami mag-i-stay ngayon sa Baguio Transient House for 3 days at 2 nights. So, 10,000 pesos ang bayad dito. So, mas malaki yung matitipid natin kaysa magpabook tayo sa mga hotel dito sa Baguio. So, kung magta-travel naman tayo as a group or as a family, pwede tayong kumontak at marami naman ditong makokontak na mga legit na Transient House katulad ng Baguio Transient House. Kasi naka-plastic eh. Oo, naka-sukod po kasi. Di ba sira? Hindi naman. Sila yung nasa? Magkano kayo nga? Ayaw nyo. Wala po yung sira yung... Ayaw nyo ate. Sa puso. Sa... Puset. Okay naman siya. Nay, tignan nyo na lang. Tignan mo tayo. Palapin mo. So, ito na lang. So dito kahit paano, makakabuli pa yung noise na wala pa kayong baon sa Transient House nyo. So pwede kayong bumaba dito para bumili ng isda. So ayang galunggong, it's just like... Ito nga po. Napakabuli. Ay, kuya tawag dyan? Pampano. Pampano. Ano? Pampano. Dodo, pampano. Yeah. Kaya tawag nyo rito? Sa tawag nyo dito sa inyo? Bulyasan? Amor. Bulyasan. Maraming tawag dito. Oo. So pampanon. Iba may yellow pink pa kaso hindi dito sa'yo. 1.1 po. Bengon dira 220 na lang. Hindi, ang marang mga pangos na yun. Wala ba kalang yung amoy? Wala, nagupan pa. Nagupan. Ito, bili tayo. Hindi ako kumagawa ng... Oo. Ha? Ito kasing dami tao kalis, talaga. Kaliskisan hindi. Oo, bulyasan. Ano? Ano? Yeah, yan. It's 1.280. So, ayan. Yeah, yeah. May ano, at ano to? Yung under dito, brown din. Masarap to. Mabibidyo ko kayo ha. Ano dito? Pagbabalti may yabang. Walang pera. Walang pera. Sa
10,000 pesos na binayaran namin for 3 days and 2 nights. Kasama na din doon yung pamamasyal namin sa iba't ibang attraction dito sa Baguio City. So, mas makakatipid talaga tayo, diba? After namin mag-lunch ay diretso naman kami sa tinatawag na Ride Park. It is one of the beautiful tourist attraction kung saan matatagpuan ang The Mansion at ang Teacher's Camp. It was located at eastern part of Baguio City. So the Ride Park named after Governor Luke Wright, who ordered architect Daniel Burnham to develop the place for American soldiers and civilians to have an area for recreation and leisure. So dahil maraming activities dito na pwedeng gawin, malamig ang klima dito dahil sa mga pine tree at syempre hindi mawawala ang horseback riding adventure. Isa ito sa most visited and well-loved park sa Baguio City. So magta-try kami mag horseback riding. Folks, last minute dala. Dali, paano lang tawo? Kuya mo na Kabudong na di bubbles dito. Horseback riding naman is 600 pesos ang bayad for an hour, pero pwede namang hatiin yun, take 15 minutes kayo para mas makatipid kayo katulad ng ginawa namin. So lahat kami halos nakasakay at 600 lang yung binayaran namin. So yun, great idea kapag pupunta kayo dyan sa Ride Park. Last na to kuya, ikot ano? Dalawa pa. Ay, niluya. So, nag-horseback riding ako, nakakatakot pala. Hindi ganun kababa yung kabayo, so yun. So, first time ko mag-horseback riding. At syempre, kilala ang Baguio City sa iba't ibang halaman at mga bulaklak dahil sa malamig na klima dito. So, ang mga succulents dito nabibili lang ng 3 for 100. Kaya sa mga plantita dyan, ito ang the best place para sa inyo. So, dito sa Baguio, syempre, hindi mawawala. Bulaklak. So, silver pine, lemon pine naman yung tinatawag. So, meron din tinatawag ng Jerusalem. Meron din jade, many maple. So, ang ganda niya. So, syempre, ang ganda rin ako. Pasko, meron din yung concept. Kung sa Abu Dhabi, maraming alahas. Dito, makakabili rin sa Baguio. Sa bangketa ng mga alahas. So, thank you, babe. Magkano yung pon? Pakita niyo mga alahas ni ate. Magkano kayo dito pa ate? So, magkano ate alahas mo? 150 na lang. Oh, 150 na lang daw. So, pag naano yan? Makakatakot. Ganun din. 150. Hindi ba ito tinatama ng kidlat? Hindi, tatago ka lang. Pag kumigat. Unog. Pag kumidlat, kung try maganda sa lamin. Tita, try mo yung ano. Si ate yan ang mukha. So, magkano ate yung mga price mo ng alahas? Depende mo. So, depende mo sa anong klase. Pero magkano yung pinakamahal? Ano lang? 350. Ah, 350. So, 350, meron ka ng pantama sa kidlat. Ayan. Correct. Okay. Thank you po. So ito yung pangalo. May pangkamot ka lang. Pamalo. Pamalo. Pinangkamot ang pinangkamot. So dito sa Baguio, hindi lang mga masyal ang pwede natin puntahan. Kundi magkakaroon tayo ng pagkakataon para mag-exercise. Dahil sa haba ng steps na lalakaran natin dito, hinahila kung gano'ng haba. So, yan yung lalakarin dito. So, tara, lakarin natin. Hindi mawawala yung bilihan ng mga souvenirs. So, marami tayong pagpipilian. Okay.
So dito sa Baguio City, hindi lang pamamasyal ang pwede natin gawin, kundi makakabili rin tayo ng mga souvenirs katulad dito, mga panglagay sa mga fridge, so 3 for 100. So, ang ganda nga, di ba? So, ayan. So, marami rin dito ang mga keychain. Ito yung mga pangkamot, ayan. Mga pangkamot. So, syempre dito, ito rin syempre, yung pinaka pen holder. So, syempre, hindi mawawala yung pine tree. So, ang cute, di ba? Magkano ito? 180 daw ito. Dalawa lang kasi ang price. 150 last price. So, usually dito sa Baguio, dahil maraming kawi dito, so, usually mga woodcrop yung mga gawa dito. Katulad na lang nitong sasakyan ito, di ba? So, kakaiba sa normal na sasakyan na laruan ng mga bata. So, ang cute niya. So, syempre, ito, laruan din. Hindi na kailangan ng lisensya. So, ayan. Ang cute. Bili mo, gustuhan mo. So, ito ang kukunin ko. So, ayan. 3 for 100. So, syempre, tatak pa rin ng Baguio yung strawberry. So, ito yung pipiliin ko. At saka, ito. So, ayan. Diyan, baka bang taka ka dyan. So, syempre, ito yung magaganda yung mga bags. Diyan. Pili kayo mga bags. Pati lang sa mga. So, ang ganda. So, finish nyo dito, ma'am. Marami rin mga bags na gawa sa, ano ba ito, rattan? Rattan po yan, ma'am. So, ito. Actually, ito, mga international ito, binibenta ito. So, mga mostly nakikita ko mga European. Ganito yung mga paborito nilang bags. So, ito talagang handicraft made. Very native from Baguio. So, magkano ito ka, ano, at po yun? Hindi ko na last price, ma'am, 500. So, last price daw nito is 500. So, tingnan natin yung loob, ha? Sige, ma'am, bigyan ko last price, ma'am, 500. Talagang ano lang siya, pang lakad-lakad, pang night out. So, meron din dito mga, ano ito? Chili yan. Kuchiko-chilo. So, may, syempre, ito is way out. So, syempre, sa Baguio, hindi pa rin mawawala yung mga gantong pangkain. So, ang gaganda ng mga products dito sa Baguio. Very nice. Ayan, yun dito. Ma, kung kapag may maap. Nakalay siya na. Ma, andun. Papa mo yan. Yan na, panar to. Ayo. So after ng ride ko, dire-diretso na siya. So ito naman makikita yung daman ko. So ito yung pinaka pilot dito sa Baguio. Bawal lang siya pumasok ko. Bawal lang makikita siya. Street po dito sa along the mansion. So, mga graves. So, syempre ang mga mga mga. Oh, bas ba matamis yung des? Matig ba yung matamis? So, along the mansion, maraming mga street foods. Marami ding tindang iba't ibang mga souvenir dito sa the mansion. So, kayo na yung mamimili kung ano yung gusto nyo. So, dito rin naman, yung kung may mga sasakyan kayo, so dito yung mga waiting area ng mga turista dito. So ayan, sunod-sunod na yan. Dahil walang oras na dapat masayang, ay diretso naman kami ngayon sa Mines View Park. So may entrance fee ko, kaso hindi ko lang matandaan, it's either 50 or 25 pesos. So tandaan natin, lahat ang pupuntang pasyalan dito sa Baguio is lahat may bayad. So except lang dun sa Ride Park at saka sa The Mansion. So, nandito naman kami ngayon sa Mines View Park.
So, ang gaganda ng mga halaman dito ang binibenta. So, ayan. Mga different plants. Sarah bonsai. Good, good luck, money maker. So, ayun, may bonsai din dito. Ito, lemon scented pine. Sili ba to? Siling bayo. Ganda. Ngayon ako nakakita ng siling bayo. So, ito yung tinatawag na everlasting. So, ayun yung makikita dati sa mga simbahan.